Tila na-inspire ang controversial director na si Direk Darrell Yap na gumawa ng maiiksing serye ng kwento ng viral nurse ngayon na si Faith Nestor Poltec. Matapos na ito ay magbigay ideya sa kung paano kikitili ng buhay ng unang ginang na si Imelda Marcos. Lalong nahaharap sa kontrobersya ang kakamping nurse matapos na ito ay maglabas ng kanyang opisyal na pahayag na nangyari ang ganung post sa kanyang Twitter dahil siya daw ay na-hack. Hanggang ngayon wala pa itong naipapakitang kahit anong katibayan sa kanyang sinasabi na kung saan hinihintay naman ng mga netizens ang kanya pang susunod na sasabihin. Ang napipintong gaganap bilang Faith sa nasabing gagawin short film ng mom director ay ang Q&A grand winner na si Juliana Perez-Cova. Ayon nga sa post ni Direk Darrell ay, abangan si Juliana Perez-Cova sa Vincentiments, sa kanyang natatanging pagganap bilang isang nurse na maraming suggestion ngunit walang admission. Ems, isa na namang tumindig na hindi kayang manindigan. Abangan si hashtag Faith. Malapit na, tila katugunan naman ito sa naunang ideya ng well-known lawyer na si Attorney Darwin Cañete na ang pagkakapost naman ay Direk Darrell Yap, baka inspired ka magsulat ng pelikula tungkol kay Nurse Faith. Samantala, isang di umano'y vlog naman ng kakamping nurse ngayon ang kumakalat, na sa kalaunan ay kanyang itinanggi at sinabi niya sa kanyang opisyal na pahayag na kung sino man ang may gawa at nagpapakalat ng nasabing vlog ay mananagot sa batas. Handa umano ang kampo niya na maghabla sa mga ito, at ito'y naipagbigay kaalaman na daw nila sa CIDG at NBI. At narito nga po ang kanyang post statement. I have no vlogs, YouTube pages. This is my only official account on Facebook. We are aware of pages and accounts posing as me and posting even more malicious content. These incidents are now reported at the CIDG and NBI to be investigated. Please beware of such fraudulent content online. Ang tinutukoy na vlog umano ni Faith ay naunang nag-circulate sa Facebook na kung saan mas lalong nalaman ng netizens dahil sa pag-share ng mga kilalang tao. Tulad ng lawyer na si Attorney Ahmed Paglinawan na may post-comment pa. Hump, mukhang matagal na pala nahaktong si Faith. 2 months ago, gigil na siyang manlagot ng hininga ng pasyente eh. Grabbing hacker ta, ilag na ilag sa admin ng Twitter. Di ma-take down. 2 buwan na. We, hack mo mukha mo. Tanggalan na ng lisensya siguro yan. Namimihasa na yan. AGP. Any person who has the Angel of Death syndrome deserves to be in prison. Not in any public health institution. May tutorial pa on paano lagutan ng hininga ang bedridden na pasyente. I mean, hello PRC, we have a criminal mind here. Do something. AGP. Ayon naman kay Coach Jarrett ay, si Faith the nurse ay disipulo daw ni Lenny mga Coach Eros. Siya mismo may sabi niyan. Subalit, ayon mismo kay Faith wala siyang account sa YouTube at kung mapapansin hindi rin mahagilap ang content na ito sa nasabing platform. Kaya naman tila dito nakahanap ng pagkakataon ang kampo ni Faith na rumesbak sa mga nambabash sa kanya at magdemanda sa kung sino man ang nagpo-post ng pagkondena sa kanyang napakasamang ideya ng pagpatay sa isang tao. Samantala, si Attorney Trixie Cruz Angeles ay nagbigay ng maiksing salaysay ukol sa ginawang ito ng kakamping nurse partikular na doon sa ginawa nitong di umano palusot na nahak siya. Si Sean Y na isang law student ay nagkwento din ng kanyang karanasan papaano siya na-report ng ilang kakamping upang tumahimik siya at huwag nang magbigay pa ng komento ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing. Lady Imelda Marcos. Umani ito ng maraming batikos kung kaya't nagkaroon ng diskusyon na kung maaaring suspindihin o i-revoke ang kanyang lisensya bilang nurse. Naglabas naman siya ng statement na nagsasabing na hack daw yung account niya at humihingi pa ng dasal at pag-iintindi mula sa publiko. Gayunpaman, maaari bang kasuhan si Ms. Faith? Maaari bang suspindihin o i-revoke ang kanyang license? Yun sa Nursing Act of 1991, maaaring suspindihin o i-revoke ang lisensya ng isang nurse for unprofessional or unethical conduct. Section 23 po ito. Kung kaya't maaaring mag-imbestiga on its own ang nursing board or maaaring umaksyon ito base sa isang reklamo na ihahain dito. Pero maaari bang depensa ni Pate ang nahack yung kanyang account? Posibleng gamitin na depensa ito kung mayroon siyang maipipresenta na ebidensya na tunay ngang nahack yung kanyang account. Mabilis ang kwentuhan, galing sa Luminous. Alam mo guys, hindi pa ako gumagawa ng reaction video dyan sa issue ni Baguio Nurse, no? Pero nung nagpost lang ako ng mismong screenshot, no? Wala pa akong sinasabi, nireport na nila. Abusive behavior. Come to think of it, wala naman akong sinasabi. Diba?
Okay guys, as you all know by now, no, ayon nga dito sa may-ari ng account ko no na to, na itong account daw na ito ay na-hack. Actually, may mga nag-react na nga ng mga lawyers gaya ni Attorney Trixie, ni Attorney or ni Fiscal Darwin Cañete tungkol sa usapin ng hack. Ito ba ay admissible sa isang korte kung sakali man? Sabi nga din dyan ni Attorney Trixie, not in her, sabi na lang, hindi naman ganun ka verbatim, pero the way I understand the context of her video is kailangan i-prove ni Faith na yung kanyang account eh nahack nga. After niya guys, mag-upload ng kanyang long post at yung dinedenay niya, vehemently denying na siya daw ang sumulat nito at siya daw ay nahack. Bakit ka? Ito lang yun guys, ano? Sisimplihan lang natin ng konti. Kung panindigan mo na ikaw ay na-hack, malamang sa malamang, hindi mo ire-report o hindi nyo ipare-report ng kung sino man sa inyo yung mga ganitong klase. Till, mapatunayan mo talaga sa amin na na-hack ka. Then, yung sinasabi mo at yung mga kiniklaim mo, definitely, hihingan namin ng NBI ng opinion, no? When it comes to cybercrime, kung talagang nahack ka, hindi na po enough yung 3 minutes para sa pagdugtong-dugtongin ko yung mga videos mula sa mga social media accounts mo, from Twitter to Facebook to YouTube. So kung pagdudugtong-dugtongin natin yung characteristics at saka attitude ng writer, no, ng uploader, very consistent, gaya na rin sinasabi ng maraming tao, pag na-hack ka, hindi mo i-delete yung account mo, at ang hacker mas interesado siyang makakuha ng pera kaysa pumatay ng tao. Tapos ngayon ire-report nyo yung mga uploaded videos na ganito. Ngayon kung hindi ka guilty at sinasabi mo na ikaw ay na-hack, bakit masyado kang bothered? Come to think of it, ano yung power ng kakamping? Hanggang sa media, hanggang ngayon, hindi pa napag-uusapan to. Anong masasabi nyo sa video na ito? Comment down below at huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Push the notification bell para lagi kang updated sa mga balita sa ating Pilipinas. So, nasusunod pong ulit ng video. PJTV nga po pala ito. Sa susunod po ulit, paalam. PJTV, out!